Hi guys! Welcome back for another vlog. It's me again, Mommy Carm. And for today's video, so ito guys, alam ko inaabangan nyo to. So magsha-shopping haul ulit tayo! Yay! So ang maganda dito sa gagawin nating haul, budget friendly siya. So isha-share ko sa inyo yung mga recent purchases namin na worth 100 pesos and below. Wow! So lahat ng ito ay gamit sa bahay, of course. So random, merong pang kitchen, merong pang outdoor, merong pang room decor. Kaya huwag na natin patagalin. But before I start, if hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. If interested kayo sa mga ganitong content like mga hauls, product reviews, organizing tips, and i-click nyo na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago kaming uploads. So let's begin! Item natin guys is this pumice stone. Yeah, so I got this for 57 pesos only. And yes, another Boodle from Homebodies. And syempre, as a member, sobrang na-curious din talaga ako kung effective ba talaga tong panlinis. So one of these days, gagawa ko guys ng separate video if effective ba yung mga binibili kong panlinis and other tools sa Shopee. So I bought this dahil nakakatanggal daw siya ng mga stain marks, lalo na sa mga sink. Isa kasi sa problema namin dito sa bahay, lalo na sa bathroom, yung mga stains sa tabi ng faucet, as in hindi na siya talaga kayang matanggal ng basta kuskos. Kaya sana effective ito. So ganito yung itsura niya guys, para siyang buhangin na nakamold ng rectangle, tapos meron siyang handle dito. Magaan lang, and ang maganda dito, hindi mo na daw kailangan gumamit pa ng harmful chemical para linisin yung stain. Parang tubig lang, sapat na. And pwede rin daw to guys, pang scrub sa paa. Yung sa talampakan. So nakakatanggal daw to ng dead skin cells. So pwede nyong itry guys kung trip nyo. So yung next item natin guys is this artificial flower vanilla spike. Yan, ito daw yung tawag sa kanya. So I got this for 26 pesos per color. Pero 26 pesos, 6 na piraso na siya. So ginagamit ko to for product photoshoot. So bumili na ako ng assorted color. Meron ako ditong white, lavender, blue, gray, and pink. Pero yung white niya, yung white color niya, hindi siya super duper white. More on parang creamy yung color. And yung blue niya is parang gray. So expect niyo na ganong color kapag bumili kayo. So yung material niya kasi is parang mga bilog-bilog na made out of styrofoam. Na parang pinagdikit-dikit. Then kapag hinawak-hawakan mo yung mismong flower, medyo naglalaglaga, nalalaga siya. Kaya huwag nyo nang i-attempt hawak-hawakan kasi baka maubos. Pero okay na din siya for 26 pesos ha. Parang papatak lang siya ng 4 to 5 pesos each flower. Maganda na din siyang pang display sa bahay, dagdag aura din sa living room. Totoo, nilalagay ko lang siya dito sa aking mason jar. Since wala akong flower vase, tapos yung mga ganitong mason jar ko sa galing sa kitchen, dahil nga kinalawang na yung lid nila, kinuha ko na lang siyang lagayan ng flower. Tada! Cute naman tingnan mo. So yung next item natin is this. Alam nyo ba to? This is a mask holder. So nabili ko to for only 13 pesos. So it's just a mask organizer. Yan na pwede mong dalhin, bitbitin, silagay mo lang sa bag mo para may extra mask ka laging dala. Next item natin guys is this flexible door seal strip. Nabili ko to for only 75 pesos. And ito yung nilalagay dun sa ano, sa ilalim ng pinto. Yung isasangat mo dun sa pinto, panghara dun sa ilalim. Main purpose daw talaga nito is for wind and dust blocker. Or kapag halimbawa malakas yung ulan, para at least hindi ganun kagad papasukin ng tubig yung bahay nyo. And nakaka-reduce daw to ng noise from outside. Pero yung purpose talaga namin kung bakit namin binili to is, isa sa mga problema din namin dito sa bahay ay yung mga maliliit na insekto or yung maliliit, lalo na yung maliliit liit na ipis. Yes, minsan kasi nakakita kami dito ni Daddy na tatakbuhang maliliit na ipis. So, feeling namin dumadaan siya dun sa ilalim ng door. And yung material niya guys is parang dini-DIY din siya. May foam siya dito, tapos dito may cloth na nakadikit. Parang dinikit siya ng super glue something. Na sobrang dikit naman. Pero almost 2 weeks na namin itong gamit at
ito na yung status niya. So, meron ng nagtatanggalang konti dito sa tabi-tabi. Ayan. Kasi syempre yung pagbukas at sarampasin ng pinto. Kaya siguro medyo naglulus na yung material niya. Kaya I think hindi siya ganong pang matagalang gamit. Pero okay naman. Mukha naman siyang effective kasi ngayon medyo wala na kami nakikita uli na parang insekto dito sa bahay. And pag binili mo pala, medyo mahaba siya. Ayan. So, gugupitin nyo siya based sa sukat ng pinto nyo. Coconut ko lang dito at ang pangit pa ng pagkakakat ko. So, papayos ko na lang ito kay daddy. Yung next item naman natin is this plastic tablecloth cover. So, nagandahan ako dito guys kasi maganda yung kanyang pattern. Yan. Checkered siya. And feeling ko maganda siyang pang photoshoot sa product. Pang flat lace kineme. Ganon. Pero manipis lang yung material niya guys ha. Kung makikita nyo, ganito lang siya kanipis. Pag pinatong niyo siya doon sa mesa, as in makikita mo or maaninag mo yung nasa ilalim, yung pinagpapatungan niya. Pero okay na siya for 27 pesos. Hindi na masama. Maganda na siyang pang-cover ng lamesa kapag halimbawa may handaan, may kainan, o kaya kapag may party kayo, tapos meron kayong theme na related sa black and white, okay na siyang gamitin. Sulit na din siya and waterproof na din kasi. So, yung next item natin is this Nordic Style Fabric Storage. Sabi na tayo itsura niya. So, nabili ko ito for 31 pesos each. So, bumili ako ng 4 pieces. Dalawang white at saka dalawang black. Ito yung black niya. So, yung bala ko ilalagay namin ito doon sa trolley cart namin ni Daddy. Kasi, di ba, tig-isa kami ng trolley cart, isang white at saka isang black. Para sana naka-organize yung mga gamit namin. Halimbawa, yung kay Daddy, naka-organize yung mga charger, yung mga cords, cables. Then, sa akin, pwede kong i-organize dito yung mga stationery supplies ko, yung makeup o kaya cosmetics. And maganda din siyang pang-organize ng mga toys. Yan, para ma-segregate mo yung iba't ibang klase ng toys ni baby. Yung fabric niya is cotton linen. Para siyang, ano siya, katsa siya na makapal. Madami ding pamimili ang cute na design dun sa shop. So, kayong pipili kung anong maganda. So, yung next naman is this hanging storage bag. Ayan. So, I got this for only 99 pesos lang. At may kasama na siya adhesive hook. Ayan, pang-sabit dito. Ganyan siya. So, syempre, same pattern siya nung binili kong mini basket. At saka nung table cover na checkered style din. Parang ito kasi yung ina-pattern na yun kapag gusto mong ma-achieve yung theme na aesthetic minimalist. Parang ganito yung style na white and black. And actually, naghahanap ako ng ganitong style din, pang bedsheet naman. So guys, if may mare-recommend kayong store, magandang quality ng bedsheet na may ganitong pattern, just comment down below. But yun nga, so same material siya nung anong basket ka na pinakita ko sa inyo, makapal yung pagka-fabric niya. And ang maganda din kasi dito, yung pinakang holder niya, ganito, ay natatanggal. Ayan, ganito siya eh, kakabit mo lang siya. May velcro kasi siya dito sa loob. Ayan, so natatanggal to para at least pwede mong labhan or linisin itong bag kapag nadumihan. Ito yung sure niya, pag naka-attach na siya dun sa holder, ayan. So, maganda siya pang organize sa room. Or halimbawa, may mga anak kayong nag-online class, magandang lagayan ng textbook, ng magazine. And isa din sa naisip ko dito, maganda siyang lagayan sa kitchen. So, sasabit mo lang ito dun sa wall o kaya sa door cabinet. Pwede na siyang lagyan ng mga naka-box like yung mga cling wrap, mga foil, then other kitchen items na pwede pa nating ilagay sa loob. Ayan. Tapos, meron siyang maliit na pocket dito sa sides na pwede mo din paglagyan ng kung ano-ano. So, yung next item natin is this mug or cup holder. So, nabili ko ito for only 43 pesos. So, meron na siyang 6 holder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wala kasi kaming mug holder dito sa bahay kasi dadalawa lang yung tasa namin dito. Tig-isa lang kami ni daddy pero nadagdagan na siya ngayon. Parang 5 na ata yung tasa namin. Kaya kailangan na namin ng ganito. And maliit lang siya guys. Ayan, ganito lang siya kaliit. And kahit hindi tasa or baso yung isabit natin, pwede din siyang gamitin sa bitan ng mga sandok, gunting, or other kitchen tools na pwede pa nating isabit. So ilalagay lang natin to dun sa, parang sa layer or sa shelf ng ating kitchen cabinet. Second to the last item natin guys is this ref cover with pockets.
Ayan siya. Para hindi magdumi yung ibabaw ng ref natin. So, ito kasi yung ginagamit ni Mama. Kami, hindi kami gumagamit dito sa bahay. Direct kami nakapatong. Para may nakapatong lang na placemat dun sa ibabaw ng ref namin. Then, nakapatong na yung ibang mason jar at saka yung ibang snacks ni baby. Pero si Mama kasi, gumagamit siya ng ganito. Kaya naisip kong ibili siya. Pero yung gamit niya ngayon, tela. Yung makapal na tela. Yung parang mga nabibili sa mall. Napansin ko, sobrang kapitin niya ng alikabok. Tapos, ang hassle sa kanya kasi lalabahan niya. Tapos papaltan, lalabahan. Tapos ang tagal matuyo kasi makapal yung cloth nun. So, naisip po siyang ibili ng ganito para madaling linisin. Pwede punasan lang siya or basain. Tapos isampay. Tapos madali lang siyang matuyo. Maganda dito kasi meron din siyang pocket sa sides. Pwedeng lagyan ng mga bills or kung ano-ano pang pwedeng ilagay na documents. Plastic yung material and same siya nung material nung tablecloth cover. So, last item natin, guys, is... So, ito ata yung pinaka-paborito ni Daddy na binili ko sa Shopee. Sobrang nagustuhan niya to at guess what, nagpapabili pa siya sa akin ng... Bumili pa daw ako ng 5 or 10 ganito. So, this is the solar light. Solar sensor light or sensor solar light. And nabili ko lang siya for only 100 pesos. At para sa amin, worth the buy talaga siya. So, hindi lang siya basta solar light. Ito yung may sensor. So, halimbawa kapag biglang may dumaan na tao or may na-sense siya na motion, bigla siyang ilaw ng sobrang liwanag. Hindi naman siya ganun ka-super liwanag like poste level. Pero, okay na din yung liwanag niya. Ito daw yung upgraded model nung isang solar light na nabibili din sa Shopee. Siguro mag-i-insert ako ng picture ko ng mga itsura. Water resistant, frost resistant, pero dahil hindi naman nagyayelo dito sa atin. And heat resistant na din. Tapos sensing distance, basahin ko na. Sensing distance to 10 to 11 meters. Tapos 270 degree lightning angle. Yan. So balak sana namin siya ilagay sa poste para hindi na kami nagbubukas ng poste dito sa labas. Pero ang nangyari, naging ilaw namin siya sa kwarto. Yes. Ako kasi, hindi kasi talaga ako komportable nang walang ilaw, yung as in pitch black. Hindi ako kampante ng hindi ko nakikita si Sian. Hindi ko nakikita yung paligid niya kasi natatakot ako baka mamaya may insekto na pala, may ipis na pala siyang katabi. Kaya ito yung ginagamit namin ngayon. So, ito yung ginagawa naming ilaw dito sa kwarto. So, paano namin siya chine-charge? Kasi syempre, kailangan siyang may direct sunlight para ma-charge yung battery. So, ginagawa namin, nilalabas namin to pagkising ni Daddy ng around 6 a.m. Kinukuhan na niya to, tapos nilalagay niya doon sa gate. Chine-charge na niya doon. So, naglagay siya ng velcro tape dito. Tapos, yung other half ay nandun sa may gate. So, nakadikit siya. Tapos, ina-attach, tapos dinedetach na lang niya para maipasok dito sa loob ng kwarto. O, diba? Parang tipid mode na din. At least hindi na kami magbubukas ng ilaw or ng pin light dun sa loob ng bedroom namin. So, meron siyang 3 light option modes na pipindutin mo lang dito sa gitna. Ito yung pinakang button niya. First click is stay as dim light lang. So, ito yung ginagamit namin paggabi. Then, yung second is the dim light sensor mode. So, nakasteady yung dim light niya. Tapos, pag may dumaan na tao or may motion na na-sense, isiilaw siya ng full bright. Then, yung third is the sensor mode. So, wala siyang ilaw, patay siya. Then, iilaw lang siya kapag may dumaan na tao o may motion na na-sense yung sensor light. So, yung full charge niya is up to 8 to 10 hours in direct sunlight. Tapos, usable na daw siya up to 10 hours or more. Maganda siyang gamitin, ilagay sa front door o kaya sa back door para at least... Alam mo yung kapag may gustong mag-akit bahay, ma-alert kasi biglang iilaw yung solar light. Anywhere naman, basta matatamaan ng direct sunlight. So, para sa amin, worth the buy to. And siya nga pala, naka-box to, tapos meron siyang kasamang mga screw din na pwede niyong i-screw sa pader, sa wall. So, that's all for today, guys. So, I'll put all the links in the description box below kung saan shop ko sila nabili. Please don't forget to subscribe to my channel for more home essential haul tips. You can also follow me on my social media accounts like Instagram at MommyCarmPH and on Facebook at MommyCarm. So, yeah! Thank you for watching, guys! See you in our next video! Bye!